Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumaan niyong lahat. At sumain niyo rin. Ialay natin ang misa ngayon para sa inyong personal intention, para sa inyong kailangan sa buhay, para sa inyong family, sa inyong karamdaman. We ask God to heal your sickness. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang inyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin ang magpumapaw upang ang kasalanan ng ipinangangambang ihingi ng kapatawaran at buthi naming takot na ikaw ay lapitan ay inyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay inyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galicia. Mga kapatid, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib sa Judaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasinggulan ko at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga Hentil, hindi ako sumangguni kanino man. Ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon.
Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at ng Cilicia. Hindi pa ako nakikita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Nabalitaan lamang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya ng kanyang sinikap na wasakin noong una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat na gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Lahat ito ay nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihin. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang lahat po'y magstayo. Inyo ang Panginoon at sumain niyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Martha sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Martha sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus ang wika. Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Martha, Martha, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi alisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kumain na ba po kayo?
Nagutom na ba po o hindi pa? Nagutom na ba? Pwede mahabang homily? Pwede ba? Kaya ba? Kaya pa? Kaya o hindi po? Kaya? Sinungaling kayo? Gusto ninyo ay mabilis na naman, di ba? Okay, mabilis lang po. Isang oras lang para bilisan po. And okay, magpakilala sa inyo muna ha po. Ako po ay si Father Kun. Parang sinukun-kun pari yan. Bakit ang wika niya ay uta-uta, ganyan, di ba? Kasi taga Vietnam ako. Ang mukhang ay Pinoy lang, di ba? Ngayon po ay natuto ako mag-Philippine. Sana naintindihan ninyo ba ako? Malinaw ba ang sinasabi ko? Sinungaling kayo. Hindi maintindihan naman, di ba? Parang opo, pero antok and tulog naman lahat. Ang ebanghelyo ngayon po sinabi ni Jesus, Marta, Marta, isang lamang ang talaga kailangan ninyo. And ito po ay hindi ahalisin sa inyo. And ito pinili Maria na ang lalong mabuti. Alam ninyo ba ano yan? Ano po ang lalong mabuti po ito? Anong kailangan po? Isang kailangan naman ito. Alam niyo ba ano yan po? Ang pagtuturo ni Jesus. Diba? Pagtuturo ni Jesus. Halimbawa, alas 12 na. Pero nagutom na tayo. Si Martha ay nakahanda ng pagkain. Parang kailangan yan. Diba? Kung walang pagkain, si Jesus ay nagutom din. Lahat nagutom din. Pero sinabi ni Jesus, hindi yan. Hindi kailangan yan. Ang pinaka kailangan ito ay hindi pagkain. Pero ang pagtuturo ng Diyos. Ang pagtuturo ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Yan ay kailangan. Sinabi ni Jesus sa ibang ebanghelyo po, ang tao ay hindi na bubuhay sa tinapay lamang. Ngunit sa bawat salita galing sa bibig niya. Tama ba? Naintindihan ninyo ba? Opo, tunog na naman. And sinabi sa Hebreo po, ang salita ng Diyos ay mabuhay at mabisa. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay malakas, makapangyarihan, mabuhay kasi magpabuhay sa inyo. Mabisa kasi, mabisa ay effect, di ba? Buhayin sa inyo ay magpabigay sa inyo lakas o magbigay sa inyo ng lakas, ng pag-asa, ng kasayahan sa puso ninyo. Yan ay most, ang pinaka-important. Diba? Pero maraming tayo dito, mas gusto makinig o pakinggan ang fake news. Diba? O fake news. Oy, sa tondo, maraming naglakaw. May patay din doon. May red doon. Yan ay gusto ninyo makinig ang mga ganyan. Pero yan ay masamang balita yan. Kasi kung makinig ninyo ang masamang bagay, fake news, magiging kayo fake, magiging kayo masama din.
maglalakaw din kayo kung lagi o pumatay din. Di ba? O kung lagi makinig o pakinggan ang masaktan kanta o love kanta, magiging crisis din kayo. Magiging masaktan din kayo. Tama ba? Kaya mas effect, mas parang sensitive ang mga bata ngayon. Kasi lagi paloorin ang love movie, masaktan music. Di ba? Ay, walang kwenta yan. Sa Sunday, Linggo, Sabado ay karaoke din. Makinis sa karaoke, parang sa mga moira, sa mga ano yan, mga masaktan kantay, kapag kumakanta, umiyak din. Di ba? Parang, at ang hirap, ganyan. And labis sasaktan ako, and umiiyak sila, sabay-sabay sa TV. Kaya, and ang hindi alis sa inyo po, ay ang presensya ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, hindi alisin sa inyo. Sinabi ni St. Pedro, Panginoon, saan kanino pupunta kami? Kasi sa inyo lamang, ikaw may salita na may buhay na walang hanggan. Diba? Kaya ang pinakakailangan, ang pinaka-important, pinaka-mabuti ay ang pagtuturo ng Diyos o ang salita ng Diyos. Kaya kailangan natin makinig o makakilig sa Kanya. Saan? Saan po ang pagtuturo ni Jesus? Saan po? Sa Protestan. Joke lang po. Sa simbahan dito, sa misa, sa ebanghelyo, di ba? Sa Biblia. Tapos pagbasa, sinabi nila, ang salita ng Diyos, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Hindi mabuti galing sa akin o sa kanila, pero ng Panginoon. Ito ang mabuting balita, hindi masamang balita. Okay? O sa pagdarasa ninyo din, doon kayo makausap, makinig sa Diyos. Di ba? Yan ay kailangan natin. Tapos na? Kaya pa ba? Tahimik lang. Tulog na. Nagutom na, di ba? Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Nantindihanin nyo ba? Totoo? Kung hindi po ay tanungin ninyo, ulitin ko ang lahat para mas malinaw. Salamat po. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Pagpapala mo at
ang lahat po'y magstayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin yung lumikha, tanggapin mo ang pagkain ng mga alay na inyong inihabilin. At sa pagdiriwang ng dapat namin ganapin ang kabanalan ng inyong paglitas na way sumaamin. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidadagdag. Sa kadakilaang sa inyo ay likas sa pagpupuri namin ang nakikilabang ay kami rin inyong pinakikiharapan sa pamagitan ng inyong anak na aming anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiakwit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit, lupa ay nagpupugay sa iyong kadakilaan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama namin banai ka ang buka ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong espiritu, gawin mong banaang kalob na ito upang para sa amin maging katulad. Kaya sa pamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banaang kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinugakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, no, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak.
Kaya't inialay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na minahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayo rin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa inyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng paranga at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakakaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkaroban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at irayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, Jesucristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalar ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ng bagong tipan.
Ang lahat po'y magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inumin banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at Nesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna pong lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Sa darating na January 2025, ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129 Plenary Assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ang mga obispo ng Pilipinas. Kami po'y kumakatok sa inyong mabubuting puso o pamatugunan ng mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na pinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaala-ala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasa gamit ng mga ito ay magdamo ng inyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria ay nanang Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.